sa mga teachers ay totoo po talagang nagbigay talaga ito ng alarma sa hanay ng mga teachers, lalong-lalo na sa National Capital Region. Meron kaming 16 na division or 16 na city dito sa National Capital Region at 8 dito ang tinamaan nitong profiling na ginagawa ng Philippine National Police. January 3, kasabay ng pagpasok namin ay kasabay rin ng pagpasok ng mga pulis sa aming mga paaralan. So, ang unang na-report na nagkaroon ng profiling ay ang division ng Malabon. Pumasok ang dalawang, nagpakilala naman siyang pulis, lokal na pulis ng Malabon, dalawa, at humihingi ng listahan ng mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers at ang nakausap niya ay yung principal. So, mabuti na lamang at itong principal ay may alam doon sa ganitong mga protocol at hindi siya nagbigay ng pangalan, sali pa itinuro niya ito sa division office. Gusto ko lamang ilinaw na ang Alliance of Concerned Teachers ay isang legal na organisasyon na tayo ay nakarehistro at accredited tayo ng DOLE, ng Civil Service Commission, at kasalukuyan ay nagkakaroon tayo ng collective negotiation sa Department of Education. First week pa lang ng December, nalamdaman ang mga kasama namin doon, particularly sa Agusan del Sur. Okay, part pa rin yun ng Caraga. And then one of our members were being asked by a police friend, pero hindi niya binigay sa amin yung pangalan. And then after which, nagpadala siya ng text sa amin, din sabi niya, bakit may mga inventory na hingi ng mga pangalan ng mga kasamahan natin? Pero hindi siya sumagot, hindi siya nagbigay ng mga pangalan. But we thought, and we could feel na meron talagang takot sa kanya dahil kahit ano pa mang pagte-text na ginawa namin, hindi na siya nagre-reply. Sa Bicol Region ay malawakan na rin yung pag-profiling ng mga PNP. Sa katotohanan nito, ako mismo, noong December 27, 2018, ay ako mismo yung dinanong ng isang police intel upang hingin ang mga listahan ng mga membro ng act sa Sorsogon. Kasi doon po ako sa division ng Sorsogon, hinihingo po nila yung listahan mismo sa akin ng act members. So tinanong ko bakit nila hinihingi yung listahan. Ang sabi sa akin, ang sagot, ay ito raw ay order sa kanila ng nakakataas na officialis ng sa division ng Sorsogon, ng sa PNP, ng Intel Division. So sinabihan ko na ako ay hindi pwedeng magbigay, lalong na wala naman, verbal naman yung approach sa atin, walang memo, hiningin ko po ng memo, wala pong naibigay. So, sabi ko ito ay isang paglabag sa Data Privacy Act ng isang individual, kaya hindi po tayo nagbigay ng anumang listahan. December 8, around 4:15, ito po yung report ng principal ng Pinsaw Elementary School. May dalawang pumunta sa school nila, isang lady policeman in uniform, at kasama niya ang isang hindi naka-uniforme. No? At nagbigay sila ng sulat, no? Galing sa police officer Arnold Yango Lising ng Station 2, police ng Baguio. At sinasabing in relation to the 2019 elections, humihingi sila ng listahan ng mga members, no? Doon sa school. At sinasabing yung information na yon will be treated as a confidential information. Tinanong niya kung bakit ginagawa ng mga pulis ito at ano ang relasyon ng pagkukuha ng mga pangalan ng members ng act sa eleksyon. So sinabi ng lady police ay ginagawa lang nila ang inutos sa kanila. Ito tingin ko malaking bagay dito. Siyempre yung harassment para doon sa mga collective negotiations na ginagawa ng act sa ngayon. At pangalawa, harassment ito para sa eleksyon. Kung matagal na nilang sinasabi na ang mga ito, ACT teachers halimbawa, ICPP, NPA, ba't ninyo kinakasuhan noon pa? Bakit kayo nag-profiling ngayon, malapit ng eleksyon? Talagang ano yan eh, malakas talaga ang aking pag-iit na may eleksyonering dito sa nangyaring ito. Hands off our schools! Hands off our teachers! Hands off our schools! Hands off our teachers! Hands off our teachers! Hands off our schools! Hands off our schools! Hands off our teachers! Hands off our
Hands off our teachers! Hands off our schools! Hands off our teachers! Hands off!